Sa Bohol, may isang species ng shell na 500 milyong taon na ang lahi sa bundok. Katunayan, mas matanda pa sila sa mga dinosaur kaya tinawag silang living fossil. Ito ang tinatawag na Nautilus o lagan. Nakilala namin ang manging isda na si Mang June. Papunta si Mang June sa malalim na parte ng dagat dahil doon nakatira ang mga lagan. Bobo ang tawag sa patibong na ginagamit ni Mang June. Magit 15 na paso sa isang may isang buya. Sa dalawang buya, tayo naman ang paso. Ilalagyan niya ng pain sa loob, either laman ng isda na namatay o kaya bituka ng manok o kaya paan ng manok. No? Something that would stimulate the sensing organs ng mga Nautilus. Kinukuha ni Mang June ang lagan para kainin ang laman. Nakain namin siya kung pag walang ulam. Ang shell naman ay binibili sa kanya sa halagang 20 pesos hanggang 100 pesos lang. Binta namin pagka binta. Pagka may stock na kami mga 20 piraso, 10 ba? Para lang ipinsa sa puso mo pang pamalit ng bigas. Ang hindi alam ni Mang June ay isang malaking industriya ang bentahan ng lagan. Ginagawang alahas o dekorasyon na may iba't ibang disenyo ang mga lagan. Ang isang lagan ay pwedeng umabot na mahigit 10,000 piso ang presyo. Pero kapag ginawa ng alahas o dekorasyon, pwedeng doble o triple pa ang bentahan. Katulad na lang ng dekorasyong ito na ibinebenta ng mahigit 30,000 piso. Ang magandang itsura ng lagan ang pangunahing dahilan kung bakit ito ina-export. Kita-kita mo yung patterns ng kanyang ng shell. It makes me wonder, siguro dahil it's kind of unusual shell. Sa pag-aaral, ang Pilipinas ay nag-e-export ng lagan sa 16 na bansa. Sa Europe pala, nakapag-export ang Pilipinas ng mahigit 600,000 na Nautilus kada taon mula 2008 hanggang 2012. Ang isang bangkang ito na galing sa Bohol na nakuha ni Dr. Greg ay puno ng lagan na nakuha sa loob ng 2 linggo. Nabahala ang mga eksperto sa malawakang bentahan ng lagan, lalo na't umaabot sa 15 taon o higit pa bago maging sexually mature o may kakayahang magparami ang isang lagan. Mabuti na lang dahil napasama na sa Convention on International Trade in Endangered Species ang lahat ng species ng Nautilus, Oktubre lang nitong nakaraang taon. Ibig sabihin ito, magkakaroon ng regulasyon ang malawakang export ng mga lagan. Habang maaga pa, ay mabuti lang makontrol ang pagkuha ng lagan sa dagat. Bago pa man tuluyan itong ipagbawal katulad ng helmet shell at triton dahil bumagsak ang kanilang populasyon sa wild. Simula ng matuwa at mamangha tayo ng magagandang bagay, gumagawa tayo ng paraan para maangkin natin ang mga ito. Hindi illegal ang pagkuha ng lagan, pero kung walang regulasyon, ay posibleng maubos ang mga ito. Nautiloids have survived every mass extinction. You know, if we were able to study them and know a little bit more about what they do in their habitat, might be able to help us with some of the issues that we're currently facing in the ocean. Hindi hamak na may silbi ang lagan o Nautilus shells sa ilalim ng dagat kaysa naka-display o dekorasyon lang. Lalo na ngayon pa lang natin sila nakikilala.